laging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita, mga bayaning magsasaka. Linangin ang kalaman sa palay-aralan. Makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute at Department of Agriculture sa Calabarzon. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Lunes at Miyerkules. O manood sa Facebook Live sa parehong oras. O wala nga absent ha, para tuloy na tayo sa pag-unlad sa palay-aralan. Para sa iba pang schedule at karagdagang impormasyon, i-search lang ang ATI Calabarzon at DA Calabarzon Facebook page o magtungo sa ati.da.gov.ph/ati-4a. Mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa palay-aralan. Hatid ng DA, ATI, PhilRice at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ng iyong kaalaman. O siya, upo na ng diretso, dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa palay-aralan. Magandang araw sa lahat ng naabot ng programang Palay-aralan! Makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Ito po ay isang school of the year program na hatid ng Agricultural Training Institute at DA Regional Field Office sa Calabarzon. Ako po si Madel Jauriga mula sa ATI-4A. Makasama po ninyo sa loob ng isang oras para sa programang pangpalay na nakalaan para sa mga magsasaka at mga estudyanteng kumukuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Mula po yan sa iba't ibang sulok ng rehiyon Calabarzon. Nais ko pong batian ng aming center director, si Ma'am Pia Cosico, ang chief po ng Information Services Division sa ATI Central Office, si Ma'am Nyat Arceo, at syempre po kay Ma'am Pam. At nais ko rin pong batian ng aming OIC Assistant Center Director, si Dr. Rolando Maningas. At syempre po, ang atin po mga kasamahan din dyan sa ATI Central Office, sa ISD, kina Jel, ayan, kay Carl, kay Marciov, kay Miss Ekay, kay Emerson, and the rest of the ISD PIPs. Hello din sa mga kasamahan namin sa PAS. Sa panguna po ni Ma'am Sherry Lou Alfaro, kila Ate Sol, Grace, Rick, Darren, and Mervin. At syempre, binabati ko rin ang team ng OSH po dito sa ATI Calabarzon at pinangungunahan po nila ang pamahala ng COVID protocol sa amin pong opisina. So, si Doc Olan po ang head po ng OSH, kasama po niya si Miss Love Parrot at si JP Patricio. At ako naman si Dom Samson, tekniko sa pagpapalay na mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office, Calabarzon. At batiin ko muna ang mga magsasaka dyan sa Sitio Pantay, sa Antipolo, especially sa aking tatay kay Jesse Samson na nagpapatanim na ngayon. Yan, shout out muna rin tayo sa ating mga kalahok at mag-aaral sa ating programa na sina Angelica Saludes of Louisiana, Laguna, Lester Zapata from Batangas State University Lobo Campus, kay Ellen Aguirre at Ronessa Uavel from Tayaba City, at kay Jocelyn Marilla from Panukulan. Happy viewing din at shout out kay Oscar Altofar at mga kasamahan niyang nanonood sa Atimonan, Quezon, at syempre kina Jaja Rosales mula sa Calawa, Quezon, kay Eva Gabi ng Orgabi ng Bayan ng Lobo, sa probinsya po yan ng Batangas. At syempre, happy viewing sa inyong municipal or city agriculturist dom sa ng Antipolo, si Mama Lins Dion ng Antipolo Rizal. Hello po, ma'am. So ngayon, dumako naman tayo sa maikling review tungkol sa key check number 7, ang integrated pest management. At nakasama natin noong nakaraang episode ang senior science research specialist mula sa DARCPC, si Ma'am Pamela Marasigan. Batay sa talakayan kasama si Ma'am Lala, naging peste ng palayan ang insekto kung ang populasyon nito ay mas mataas sa normal o may kakayahang makapaminsala. Kapag ang pinsala nito ay nagdudulot ng makabuluhang pagbawas ng ani, at kapag ang populasyon at pinsala ay nakikita sa mahabang panahon at malawak na lugar.
Kabilang naman sa mga mapaminsalang peste sa palayan ay ang brown at white-backed plant hopper, green leaf hopper, stem borer, rice black bug at rice bug. Upang mapamahalaan ang mga pesteng insekto ng palay, ayon kay Ma'am Lala, kinakailangan na angkop na variety ang itanim. Magtanim ng binhi na may angking tibay laban sa peste ng palay. Gawin ang Kishek 3. Natatandaan pa po ba? Sabay ang pagtatanim sa inyong lugar at ipahinga ang lupa isang buwan matapos umani o bago magtanim muli. Gumamit din po ng sapat na abono dahil ang sobrang paglalagay ng abono ay paborable sa pagdami ng peste. Iwasan din ang hindi tamang pag-i-spray o paggamit ng pestisidyo. Gumamit lang kung kinakailangan kasabay ng iba't ibang pamamahala para sa pangmatagalang pamamahala sa peste. At syempre, magtanim ng mga halamang mapangakit ng mga kaibigang kulisap. Yan, at para muling mapanood ang nakaraang episode, magtungo lang sa ating Facebook page ng ETI Calabarzon o DARFO o sa YouTube channel ng ETI Calabarzon Agri Studio. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang karaniwang sakit ng palay. Manatiling nakatutok dito sa Palay Aralan! Makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Paring Gardo, gusto mo rin bang maging seed grower? Interesado din sana ako dyan, pare. Kaya lang bukang mahirap at mahal. Nako, pare. Nagkakamali ka dyan. Napakadali lang daw. At libre pa. Aba, pare. Interesado ako kung ganun. Tulong pagsakahan ba ang hanap mo? Libreng pagsasanay. Ihahatid sa inyo ang mga mahalagang impormasyon ng ating ani at kita. Talakay ang RCEF program sa Calabarzon. Pagsasanay na angkop sa inyong pangailangan. Ihahatid ng dalawang ahensyang bumibida sa paghasa ng kasanayan ng ating mga magsasaka. Ang Agricultural Training Institute o ATI at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Katuwang sa bawat yugto ng pagsasanay na inyong ninanay. Nice. Handog sa inyo ng ATI Calabarzon para sa isang masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay ang mga bayaning magsasakang Pilipino. Lambot na nagkukwento si Manolotong Palay sa kapwa niyang mga palay. Daing niya ay nanghihina at nanlalambot ang kanyang katawan. Dagdag naman ang mga kasama niyang palay ay namumutla at naninilaw ang ilan sa kanilang mga dahon. Ay, di ko nga maintindihan kung bakit nagkakaganito ang katawang palay ko. Inaalagaan naman tayo ni Manong Magsasaka. Busog nga sa pataba ang ginawa sa atin. Pero tingnan mo kasamang palay, tila nanghihina, nanlalambot ang aking katawan. Ang bilis ko tuloy mabalian. Napansin ko rin, natutuyo ang dulo ng mga dahon natin. Ang ilan naman sa atin ay parang may sugat o paltak-paltak sa dahon na parang may berdeng hugis diamante na nagiging kulay dilaw. Malinaw itong badya ng masamang mangyayari sa atin. May kinahalaman kaya ang sobrang paglalagay ng pataba at laging lubog na palayan natin? Naku, palagay ko nga! Kailangang masabihan si Manong Magsasaka! Ha? Sino ka naman? I'm your friendly gagamba! Kwentuhan kasi ng ilang magsasaka sa kabila na sobra-sobra raw maglagay ng pataba si Manong Magsasaka at palaging lubog sa tubig ang bukid. Kaya naman madaling kapitan ng mga sakit ang mga katawang palay nyo. Oh no! May sakit daw ang mga palay ko? Oh, hindi! Kayo po ay nakikinig sa programang Palay Aralan!
makabagong pagsasaka sa himpapawid. Ito po ay isang School on the Air program na hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute at DA Regional Field Office sa Calabarzon tungkol sa pamamaraan at teknolohiya sa pagpapalayan na tutulong po upang maitaas ang anat kita ng ating mga magsasaka sa Calabarzon. Para po sa panibagong paksa, pag-uusapan naman natin ang mga karaniwang sakit ng palay. Sa ilalim pa rin po ito ng lesson ng Key Check number 7. Mga kapalay school, ihanda ng inyong ballpen at notebook dahil isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin ngayong araw. At kasama natin ngayong araw upang talakayin ang mga karaniwang sakit ng palay, narito ang Science Research Specialist 2 at Plant Pathologist mula sa DA Regional Crop Protection Center 4A, Ms. Madora Avril Gallegos. Magandang araw po, Ms. Abby. Kamusta po kayo? Hi, Dons. Okay naman po. Ayan, Ma'am Abby, bati muna po tayo sa ating mga tagapakinig, mga kalahok po nating programa ng mga magsasaka at mga estudyante kumukuha po ng kursong agrikultura at lahat po ng naaabot ng ating Facebook at YouTube Live. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, sumusubaybay sa ating programong Palay Aralan, lalo na po yung sa ating mga masisipag na magsasaka, mga mahuhusay po nating mga Municipal Agriculturist at Agricultural Mission dito sa Calabarzon. Magandang araw po sa inyo. Okay, magandang araw, Ma'am Abby, at maraming salamat sa pagbibigay po ng oras para po maihatid sa ating mga magsasaka at iba pang kalahok ang ating paksa ngayong araw. Okay, so mga kapalay school, syempre mainam na makilala din natin ang mga sakit ng palay para po maisagawa din natin ang tamang pamahala sa mga ito. Okay, Ma'am Abby, ano po ba yung mga karaniwang sintomas na may sakit po ang ating palay? So yan po, ano? So dapat mahalaga po na malaman natin yung mga sintomas ng mga sakit po sa palay. So unang-una, kapag naninilaw po ang ating palay or yung mga dahon, ibig sabihin nagkakasakit po ang ating palay. And meron din po kapag nagkakaroon ng batik-batik o mga paltak-paltak sa dahon, nanunuyo yung mga pala ay yung ating mga buko or yung mga nodes. Ayan. So isa din po yun sa mga karaniwang sintomas po ng mga sakit po. Okay. Alright. Paano naman po ba ang ano po ang mga kondisyon na nagiging daan sa pagkakaroon po ng sakit ng palay? Okay po. So, i-discuss po natin isa-isa yung mga kondisyon na nagiging daan po sa pagkakaroon ng sakit ng palay. So, una po, presensya po ng mikrobyo, kagaya po ng amag, bacteria, virus, na maaaring makuha po sa buto o binhi. So, maaari din po na mananatili po yung mga mikrobyong ito sa lupa, sa parte ng dating tanim na may sakit na palay, umaari lang itong magagaling sa katabing palay o damo po na may sakit. So, isa po yun sa mga condition po. So, pangalawa is yung klima o panahon na naging pabor upang mabuhay at maging active at kumalat po yung ating mga mikrobyo sa taniman. So, for example po, kapag laging basa yung dahon, mas mabilis po yung pagkalat ng ating mga mikrobyo at sakit na nagiging aktibo yung ating mga mikrobyo. Pangatlo po, may uri po ng binhi na madaling kapitan po ng mikrobyo. So, kaya po may nakalagay sa bawat binhi na mahihina at matitibay sa mga test. So, pang-apat, may mga presensya po ng insekto doon sa ating tanima na siyang nagsasalin po ng mikrobyong virus mula sa tanim na may sakit. And yung last po is yung mga cultural practices po natin na nagiging pabor sa pagkakaroon ng sakit sa taniman. So, pagaya po, yung una, yung sobrang paggamit at hindi sapat na paglalagay ng nitrogenong pataba. So, may factor din po yun. Pangalawa po, yung hindi po sabay sa pagtatanim sa karatig po na taniman. And meron din pong factor kapag madami po yung ating taniman kasi minsan po, doon po tumitira yung ating mga peste or yung ating mga may sakit. And then,
Kapag nagtatanim din po tayo, kapag masinsinan po o makapal po yung mga suwi sa puno, ayan, isa rin po yun. And then, kapag hindi po sapat yung patubig at hindi po maagap yung pagmamasip po natin sa taniman, ay may factor din po yung hindi sapat na kaalaman sa pagkilala sa problema sa palay. Kapag ang mga kondisyong ito, yung mga nabanggit po, ay nagsama-sama, so mas dumadami at kumakalat yung sakit sa ating taniman. So yun yung mga kondisyon. Dapat po ito ay magsama-sama. So mahalaga po yung tama yung pagkilala o pagsuri po natin sa mga sakit. So matutukoy po natin, kagaya po ng sinabi kanina, na matutukoy po natin yung mga iba't ibang sakit sa pamamagitan po ng kakaiba nila kung panatandaan o sintomas. So ang sintomas po ay nakikita ang epekto o reaction ng halaman bilang tugon sa mga mikrobyo na umaatake sa ating halaman. So ito yung pagbabago sa kulay at anyo ng halaman bilang tugon sa pag-atake ng mikrobyo. So halimbawa po, yung nabanggit po kanina, yung paninilaw po ng dahon, tapos nababansot yung ating palay, tapos pagkakaroon po ng mga putik. So bakit kailangan natin malaman? So kanina, pinakita ko po sa inyo, dyan po sa slide, yung bakit po kailangan natin malaman kung ano po ba ang sakit na ito? Does it matter po? Yes po. Kasi, for example po, yung isang slide, yung isang picture po dyan, ay tinatawag po natin rice blast. So, ang rice blast, yung condition po niya, para po siya ay dumami at kumalat, siya po ay isang sakit na nadadala po sa buto at maaari din po siyang dala po ng hangin. Mm. At ito naman po ating sheet fly, siya po ay nanatili po sa lupa. And then yung next po niya, yung condition, is yung tinatawag na condition po for disease development. For example po, ang rice blast ay nabubuhay or kumakalat kapag mababa yung soil moisture po natin, tapos panahanahang ulan. Pero sa sheep blight po, mas dumadami sila sa panahon po ng tag-ulan, and then kapag masinsinan po yung pagtatanim, at syempre po kapag may mga disease po or mga mikrobyo po sa ating soil. So doon po makikita po natin or paano po natin mapapamahalaan beforehand yung mga iba't ibang mga sakit. So isa din po, no, matutukoy din po natin yung sakit sa pamamagitan po ng mga senyales or ito po yung mismong mikrobyo na makikita po natin sa sakit, sa mismong sakit po ng halaman. So, ang mga mikrobyo or organism po na ito, para lang ma-sure, ay tinetest po namin at tinitingnan po namin sa laboratorio. So, yun po. Mm-hmm. Ma'am Abby, dahil po tayo ay may nararanasan na climate change, and yun din po kasi yung focus ng ating School on the Air program, ano po, climate change in rice production. Base po sa inyong pag-aaral at mga nakikita po sa field, mas dumarami po ba ang sakit ng palay ngayon po na tayo ay may nararanasan na climate change? Yes po, may mga nararanasan din po tayo ng mga iba't ibang sakit. So, lalo na po kapag yung variety po natin ay susceptible doon sa sakit na yon. So, for example, last year nakaranas po tayo ng BLB sa mga iba't ibang at saka tundro po sa iba't ibang lugar po dito sa Calabarzon. So, yun po. May factor din po kasi yung mga variety din po na Okay. So, sa puntong ito, ma'am, ay aalamin naman natin ano po yung mga sakit na dulot po ng fungi. So, isa-isahin po natin at ilarawan ang mga sintomas ng mga sakit pong ito. So, okay po. So, may dalawang sakit po na dulot ng amag ang ating i-discuss. So, uunahin po pong i-discuss ang tinatawag po nating rice blast na po. So ang rice blast ay nakikita po natin sa palayan, lalo na sa mga lowland ecosystem, pero prevalent po sila sa mga katihan o sa mga upland rice ecosystem. So mas laganap ito kapag mataas po yung halumigmig
sa kapaligiran at mahaba po yung pagkabasa doon sa dahon. So ito po ay sanhi ng amag na maaaring pong dala ng hangin, maaari din po kumapit sa mga buko. So ito po ay maaaring maka-apekto sa mga iba't ibang parte po ng palay, sa dahon, sa buko, or yung tinatawag nating nodes, sa kwelyo, lagi, batok, tawag po doon ay yung neck. Ito po yung neck, yung batok po, ito po yung last node ng buhay. So kung ang dahon po ng palay ay naapektuhan ng blast, ito po ay tinatawag nating leaf blast. Okay po. So yan po ang symptoms po ng leaf blast ay ang pagkakaroon po ng maliliit o malalaking sugat o hiwa doon sa dahon. Kapansin-pansin po doon yung kulay na abo sa gitna at hugis po sa mante. So malaki sa gitna tapos papaliit po sila sa dulo. So ang mga sugat po na dulot ng sakit na leaf blast ay maaaring lumala at magsama-sama sa dahon. So kapag ito po ay dumami, sila po ay maaaring matuyo yung mga dahon. So ang leaf blast po ay kalimitan pong nakikita o napapansin sa panahon po ng pagsusuwi. Mm-hmm. So next po, yung tawag ko natin ay blast po sa buko o node blast. So ang symptoms po ay ang pangingitim sa bandang buko. So kapag natamaan ang sakit na node blast, mabilis po mabalik ang tali. So mabilis lang po siyang ma-IV kasi ang symptoms po niya, nangingitim po yung pinakabuko ng ating patay. So wala na pong ibang sakit na nagpo-cause po ng pangingitim doon sa buko. So node blast na po yun. Mm-hmm. And next po na sakit, kapag sa bandang flag leaf naman, napapansin, ang panunuyo. So ang tawag po sa sakit na iyon ay polar blast. So kapag natamaan yung flag leaf, nangingitim po ito, e-expect po natin na may kabawasan po ito sa atin. And last po, yung tinatawag po natin neck blast. So ang neck blast, kapag natamaan po yung mismong leeg or yung pinaka-last node, tapos makikita po natin yung pangingitim at panunuyo ng node na yon. So kapag ang sakit na ito ay di naagapan, na-expect po natin na mataas po yung kabawasan sa ani at nagiging chalky po yung ating grains po. So yun po yung mga iba't ibang sakit na rice blast. So ito po ang leaf blast, node blast, polar blast, at neck blast. So ang general term sa kanya, tawag sa kanya, rice blast. Pero depende po siya kung saan po siya umapekto doon sa parte ng ating panay. Mm-hmm. So yun po, susunod naman po na sakit ay yung tinatawag po natin sheath blight o mapamapa. Kasi para po siyang hugis mapa, tapos para po siyang binalian po ng mainit na tubig. So ito po ang sheet blight ay nabubuhay po siya sa lupa. So ang sintomas po niya, nanunuyo yung pinakalapak, tapos nagpo-progress po siya doon sa dahon. So ang panunuyo po ay itsurang mapamapa at wala pong definite po yung shape niya. So namumuti po yung ating lapak. Walang definite shape. So nag-uumpisa siya from lapak tapos hanggang umakyat siya doon sa dahon, lalo na kapag close yung spacing po ng pagtatanim po natin. So ito po ang sheath blight ay ma-observe po nila sa panahon po ng maximum tiling, tapos nagpo-progress din po yung sakit habang tumatanda po siya. Habang tumatanda po yung ating palay. And kapag paapektuhan po yung ating palay ng sheath blight, mabilis po itong kapag humangin po, mabilis po itong matumba at namamatay po yung suwi at saka nagiging maipa po yung ating palay, yung ating race. Dahil po ang sakit na ito ay nasa lupa,
yun po, no? Yung shift light ay nabubuhay sa lupa. Maaaring maikalat ito sa pamamagitan po ng ating irrigation water at saka yung sa yung pagtatractor po natin. So, doon po siya na naipakalat. So, yun po yung mga karaniwang sakit po ng sanhi po ng amag. Okay. Mama, doon naman po tayo sa mga sakit ng palay na dulot ng bakterya. So, ayan po. So, ang pag-uusapan lang po natin sa bakterya ay yung tinatawag na bacterial leaf blight o BLB. So, ang sakit na ito ay makikita sa irrigated at rain-fed ecosystem. Pero, mas madami sila kapag panahon po ng panag-ulan. So, yung symptoms po ng BLB ay yung panutuyo po ng dahon, nag-i-yellow po siya. Pero mapapansin po ninyo yung sides po ng dahon. Ayan, nag-uumpisa po siyang manilaw tapos habang unti-unti po itong natutuyo. So, pwede po siya sa gilid, pwede din po yung kanyang sa gitna po yung panutuyo. So, dito po, kapag susceptible yung ating variety na itatanim, e-expect po natin, tapos panag-ulan pa po, e-expect po natin na mabilis po kumalat yung sakit at mabilis po niyang tuyuin yung ating palay. So, yun po yung BLB. Okay. Alright, so sa pagbabalik po natin ay tatalakayin naman po sa atin ni Ma'am Abby ang mga sakit ng palay na dulot po ng virus at syempre paano ba natin mapapamahalaan ang mga sakit po na binabanggit ni Ma'am Abby. Okay, manatili pong nakatutok sa ating programang Palay Aralan! Makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Paring Juan, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Nag-aalala kasi ako, paring Pedro, sa mga alaga kong baboy. Ilan araw na silang matamlay. Ilan na rin sa mga alagang baboy ko ang namatay. Narinig mo na ba ang tungkol sa African Swine Fever o ASF? Ang palatandaan ng ASF ay ang mga alagang baboy ay may lagnat. Walang ganang kumain. May pulang pantal sa katawan at internal bleeding. Nararanasan ba ng mga alaga mong baboy ang mga sintomas na ito? Sumangguni ka na ba sa Municipal Agricultural Office o City Provincial Veterinary Office para makasiguro kung may ASF nga ang iyong mga alagang baboy? Hindi pa nga eh. Nako, paring Juan, mainam na kumonsulta ka kaagad para maagapan at mailigtas ang mga alagang baboy mo. Umakalat pa naman ngayon ang ASF. Ganun ba, paring Pedro? Sige, at ako'y pupunta na sa nabanggit mong tanggapan para maiwasan ang pagkalat ng ASF at manatiling ligtas ang aking mga alagang baboy kaya hindi ng aking negosyo. Sama-samang magtulungan para labanan ang ASF. Protektahan ang mga alagang baboy. Ang ASF ay isang karamdaman ng baboy na nakakahawa at maaaring makapagdulot ng pagkamatay sa mga alagang baboy. Para sa kaukulang impormasyon sa ASF, maaaring makipag-ugnayan sa Bureau of Animal Industry, African Swine Fever Control Task Force sa numerong 0995-132-9339 o 0920-854-3110. Ang paalalang ito ay hatid ng Agricultural Training Institute, Calabarzon. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, kasama pa rin natin ang Science Research Specialist 2 at Plant Pathologist mula sa DA Regional Crop Protection Center 4A, Ms. Madora Abril Gallegos. Ma'am Abby, ano naman po yung mga sakit ng palay na dulot ng virus? Ang isa po sa mga matinding sakit ng palay na dulot po ng virus ay yung tinatawag po nating tungro, rice tungro. So itong tungro ay isa dulot po ng dalawang klase po ng virus. So yung symptoms po ng tungro ay paninilaw, ng dahon na parang kulay kahel, usually po doon din sa dahon. Then ito po ay nababansot, tapos nababawasan po yung mga suwi o di kaya hindi na nagsusuwi yung ating palay. So sa malayuan, mapapansin po natin yung kalat-kalat na paninilaw at pagkabansot doon sa palay. Tapos kasi po ito po, yung pagkakalat-kalat po niyan, yan po ay dahilan, ay yung
nagtatransmit po kasi noon ay yung tinatawag natin green leaf heifer or berdeng musong kabayo. So yung berdeng musong kabayo, siya po yung nagtatransmit, siya po yung nagsumisip-sip ng virus sa dahon, tapos siya po yung kumakalat doon sa ibang kalayan. Tapos mas preferred po ng berdeng musong kabayo yung mga batang dahon ng palay. Kaya usually vegetative stage po ang kanilang napapansin po yung ating sakit. Tapos kapag mga matatanda na, hindi na gano'n kapansinin yung ating sakit. So, ang concrete po ay laganap po sa irrigated at sa mga lugar na hindi po sabay-sabay ang pagtatanim. Kasi, syempre, kapag preferred po ng green leaf heifer, yung mga vegetative, yung mga batang palay, nagta-transfer po sila doon. So, mas maganda po talaga sabay-sabay yung pagtatanim natin. So, ang tungkol po ay hindi na ikakalat sa buto o sa binhi. So, yan po yung ating tatandaan. Ito lang po ay naikakalat po natin sa pamamagitan lang po ng mga may sakit na palay at saka yung presensya po ng green leaf heifer. Mm-hmm. Yan po, ma'am. Paano po mapapamahalaan ang mga sakit ng ating mga palayan? So yun po. Sa pamamahala po ng sakit, meron po tayong tinatawag na integrated disease management. So ito po yung sinasabi natin pagsama-samang pamamaraan ng pangangasiwa po ng sakit. So hindi po dapat yung pipili ka lang ng isang option. Ay gusto ko po yung chemical lang yung gagamitin po. Kasi kapag pipili ka lang, parang nagsishopping list ka lang, for example, ito lang, chemical lang pipiliin ko, parang hindi minsan nagiging effective at hindi po minsan parang mas napapagastos. So mas maganda po yung tinatawag na integrated disease management. Yung from seedling pa lang hanggang sa harvesting, may ginagawa na. So yun po, ang lagi po nating mantra kapag sa pangangasiwa po ng sakit, yung tinatawag na prevention is better than cure. Mm-hmm. So kung titingnan po natin, ano po yung triangle disease management, nilagay po natin yung post resistance o pag tatanim po ng matitibay. Hindi lang po matitibay po ano ng mga variety. Kung hindi ang po na variety sa lugar na inyong pagtatanim. So una po, post resistance, matitibay na binhi plus ang po yung variety sa inyong lugar. Kasi may time po kasi ma'am na nag-iikot kami na yung variety po na yun ay for irrigated lowland pero tinatanim po natin siya sa rain-fed or upland ecosystem. So yung variety na yun, syempre, mahina doon sa sakit. Mas mabilis po siyang patintan kasi hindi siya para doon sa lugar. So yun po. So next po ay yung tinatawag po nating cultural na pamamahala, physical at mechanical na pamamahala, next po yung biological, at yung last po yung chemical control. So isa-isahin po natin. So ang pagpili po ng variety na may tibay laban sa mga sakit na pumipinsala po sa inyong halaman or sa inyong taniman ay yung ating first defense po laban sa mga peste. So pag resistant po yung variety na itatanim po natin, hindi po ito gaano tinatamaan ng mga sakit. So may laban po agad ang ating palay laban sa mga existing po na mga sakit sa ating palayan. Kaya maganda din po na may record kayo ng mga history ng mga sakit o insekto na umaatake sa previous cropping soil para alam ninyo yung ano yung katangian ng variety na itatanim sa inyong palayan. So, makikita po yung katangian ng variety sa FieldRise or PIRI website o di kaya po sa binhing palay application. So, yung binhing palay application, maaari po natin itong i-download. So, doon po din kami kumukonsulta kung ano po yung mga magagandang variety or yung may mga tibay o mahihina po yung variety laban po sa mga
So ang next po, yung ating pag-uusapan, yung tinatawag po natin kultural na pamamahala. So ito po yung tama po dapat yung paglalagay natin ng abono. So isa-isip po natin lagi yung timing at rate kung kailan natin ilalagay ang mga pataba. Kasi po kapag sobra po yung paggamit natin ng mga abono, pataba, lalo na yung mga nitrogen natin, ay maaari magdulot ng sobrang paglago ng halamang palay. So ang paglago ng ating halamang palay ay siya namang maaari magpataas po ng halumignig doon sa kapaligiran at palagian kung basa po yung ating dahon. Kasi syempre mas nagsusuwi po siya. Ganyan. So ito po ay maaari magpataas po ng infeksyon. Ano po? So nire-recommenda yung pagsasagawa po ng hatiang aplikasyon ng nitrogeno base po sa aktwal na pangangailangan ng halaman para hindi po lumalaki yung sakit. So pwede din po na magpa-analyze din po kayo ng lupa before po kayo magtatanim. So next po na ating i-discuss ay yung kahalagahan din po ng sabayang pagtatanim sa lugar, pagtatanggal din po ng mga damo kasi ito po ay kinakapitan ng mga insekto, pinapamahayan po ng mga insekto po natin at mga sakit. So mas maganda po na nagtatanggal, regular po tayo, nagtatanggal po ng mga damo. Mm-hmm. And yung pag-aaral po ng ating sakahan para po mas ma-expose yung mga iba't ibang mikrobyo sa sunlight. Yan. Tapos pagpapahinga po ng lupa natin 30 days at tama po yung pagpapatubig. So sa pagpapatubig po kasi kapag kulang yung pagpapatubig natin, nabanggit po kanina yung tinatawag na rice glass. So kapag nawalan po siya ng tubig, mas nagiging favorable po siya doon sa sakit na rice glass. At kapag madami naman po yung or napasobrahan naman po yung pagpapatubig natin, dumadami din po yung sakit na tinatawag natin bacterial life. At saka yung pusilitan natin. And next po, yung paggamit po natin ng mga biocon, ito po ay nakakabuti sa ating palayan. Ano po? Kung ito po ay available sa ating lugar, pwede po tayong humingi. So halimbawa po ay ang paggamit ng trichoderma bago magtanim. So ano po ba itong trichoderma? So ito po ay isang kaibigang amag na nakakatulong po sa pagsipsip sa sustansya at pagpuksa po ng mga kaaway na amag natin. Lalo na po yung mga amag na nabubuhay sa lupa. So ang trichoderma po ay maaari po nating gamitin laban po sa sakit na sheep blight. So and lastly po, yung paggamit po natin ng mga chemical na pesticidio. So laban po sa mga sakit. Ano? So isang paalala lang po sa paggamit ng pesticidio ay kailangan po nating basahin at sundin ang mga paraan kung paano po natin ito gamitin. Lalo na po yung pagtitimpla, pagbubomba, pagtatago po ng mga pinaglagyan ng mga pesticidio. So nakasaad din po sa etiketa kung gaano po kadalas gamitin po itong mga pesticidio na ito sa ating taniman. So yun, gumamit po tayo ng mga guantes po at mga panaklo para po sa protection sa ating katawan. So kung hindi naman po namin dinidiscourage na gumamit po kinakailangan po. Para lang po, hindi po kumalating po yung sakit. And lastly po, iwasan po natin yung sunod-sunod na paggamit po ng chemical na magkakapareho, magkaka-same po yung active ingredient or yung kanyang prop number upang hindi po magkaroon po ng resistensya ang mga peste po sa ating chemical. Mm-hmm. Ayan. Ma'am Abby, kung may suspecha po ang ating... Yes po. Apa. Ma'am, kung may suspecha yung ating farmer na baka may sakit ang kanilang palayan na base po dun sa inyong mga nabanggit, ano po ang dapat nilang unang gawin?
Una po, kapag alam nyo na po yung mga iba't ibang sintomas ng mga na-discuss po natin at ma-ID nyo na po ito, maaari na po kayong magbigay po ng inyong management. Subalit kapag hindi po po ninyo alam or na-ID po, maaari po kayong tumawag po sa mga ating municipal agriculturists kasi handa po silang tumulong po sa atin. Or maaari din po kayong tumawag po sa aming tanggapan. Mm-hmm. And Ma'am Abby, ano, may panghuling mensahe po ba tayo o mga paalala? Ayan po. Ano? So, unang-una po, ugaliin po nating bisitahin ang ating palayan. So, upang malaman po natin agad yung problema at ma-actionan po natin ito, matugunan po natin agad ito. And then, maaari din po kayong kapag hindi po ninyo alam yung mga iba't ibang sakit, nandito po lagi pong nandyan ang mga municipal agriculturists at ating mga agricultural technician dito po sa Calabanzon. So, sila po yung una po natin pwedeng pagtanungan kasi sila din po ay mga experts at trained na po sa pagkilala po ng palay. And if ever po, malapit lang po kayo dito sa Regional Crop Protection Center dito sa Los Baños, maaari po rin nyo kami bisitahin, maaari nyo po rin kami i-Facebook at mag-email po sa amin. Alright, maraming salamat po sa ating naging radio teacher ngayong araw, si Ma'am Abby Gallegos. Siya po ay Science Research Specialist 2 at Plant Pathologist mula po sa DA Regional Crop Protection Center 4A. Maraming salamat Ma'am Abby sa inyong oras at mabuhay po kayo. Salamat po Ma'am Abby. Salamat po. Ipinapaliwanag ng CropLife International at ng Insecticide Resistance Action Committee kung paano labanan ang insecticide resistance. Ipinakikilala ko po sa inyo si Jaime. Siya ay isang magsasaka. Mahal niya ang kanyang trabaho at ipinagmamalaki ang kanyang ani. Para maiwasan ang pinsala ng insekto sa kanyang mga pananim, palaging ginagamit ni Jaime ang iisang insecticide at kahit kailanman, hindi siya nagkaproblema. Ngayon, nag-aalala si Jaime dahil marami ng pesting insekto sa kanyang mga pananim at hindi na tumatalab ang produktong kanyang ginagamit. Kapag ito ay nagpatuloy, maaaring wala siyang anihin. Hindi maunawaan ni Jaime kung bakit wala ng bisa ang kanyang insecticide na dating ginagamit. Nawawalan ng bisa ang isang insecticide dahil nagkaroon na ng resistance ang insekto dito. Sa anumang populasyon ng mga insekto, may likas na genetic variability. Ito ang nagbibigay ng natural na kakayahang labanan ang kung paulit-ulit na iisang insecticide, tanging ang mga insekto na may natural na panlaban o tibay ang matitira at patuloy na dadami. Nanganganak ang mga insektong ito at ipinapasa ang kanilang natural na panlaban o tibay sa kanilang mga anak. Habang tumatagal, patuloy ang seleksyon at dumarami ang mga insektong di na tinatablan ng insecticide. Gayunpaman, may iba pang insecticide na may kakaibang MOA. Ito ay nangangahulugan na kinokontrol nito ang mga insekto sa magkakaibang paraan. Ito ay mainam, ngunit paano natin mapipigilan ang pagkakaroon ng panibagong resistance? Ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik na pag-alaman na sa pamamagitan ng pagro-rotate ng mga insecticides na may magkakaibang MOA sa kabuuan ng panahon ng taniman, ang mga pesteng insekto ay nakokontrol at mababawasan ang posibilidad na magkaroon ng resistance. Si Jaime ay makakakuha ng tamang impormasyon tungkol sa MOA ng insecticides sa label ng product, sa online, o sa pagtatanong sa dealer o retailer o agricultural technicians. Lahat ng insecticides na may parehong numero ay may parehong MOA, kaya sinisiguro ni Jaime na pumili ng mga
may magkakaibang MOA code. Ang pagpapalit-palit o rotation ng mga chemical na insecticides na may magkaibang MOA ay mahalagang elemento sa paglaban sa resistance kasama ng mga pamamaraang hindi gumagamit ng kemikal tulad ng pag-monitor sa peste, pagpapalit-palit ng pananim, wastong pagbungkal ng lupa, at pagpaparami ng mga kaibigang kulisa. Si Jaime ay nasiyahan dahil sa pagpapalit-palit ng mga insecticide na may magkakaibang MOA at pagpapatupad ng IPM, nagkaroon ng pangmatagalang solusyon ng kanyang problema sa insekto. Siya ay makakatipid sa gastos at tataas pa ang kanyang ani at kita. Napagtanto din ni Jaime na hindi niya kailangang palaging gumamit ng insecticides at mas marami siyang panahon para sa kanyang pamilya. Ang mga magsasakang tulad ni Jaime ay hindi nag-iisa sa paglaban sa insecticide resistance. Sa mga urban na kapaligiran, ang mga lamok ay maaari ding magkaroon ng resistance. Dinaragdagan nito ang pagkalat ng malaria at malaki ang epekto sa pampublikong kalusugan. Nagtatrabaho ang IRAC sa lahat ng lugar upang maiwasan ang resistance. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa insecticide resistance at IRAC, bisitahin ang website ng IRAC. Pagbati, anunsyo, kwento ng tagumpay, at makabuluhang impormasyon. Tampok ang mga kalahok ng palay-aralan. Agri Bida! Ako ay si Eliponso Durante na naninirahan sa Barangay Batangas. Ang edad ko po ay 82 na po ang edad ko. Simula kailan po kayo nagsasaka? Maliit pa nga ako, siguro mga 14 ganyan. Hanggang 15, nagsasaka na ako. Natulong ako na pagsasaka sa aking mga magulang. Ito po ba yung pangunahing ikinabubuhay niyo? Number one yun. Kawala yun eh, talagang mahirap. Gaano po ninyo kagamay yung palayan ninyo? Ay, gamay na gamay ko na yun. Talagang sigurado kung okay na okay. Meron po ba kayong mga, kumbaga, ay lumang pamamaraan ng pagsasaka? Noon ay meron akong mga ganyan, pero hindi ko na ginagamit ngayon sapagkat ngayon maraming malaki lang natutunan namin sa mga sisipag-turo sa amin sa bilang pagsasaka. Tatay, bakit po kayo sumali sa test na FFS? Yun nga, para malagdagan yung aming kaalaman sa aming pagbubukit sa saka. Para kami gumandang ani, dumami ang ani. Nung sumali po kayo dun sa training, meron po ba kayong mga bagong kaalaman na natutunan? Ay, marami. Marami kami natutunan doon. Na ito na namin nagagamit ngayon. Dito magtanim mo kami nagagamit na namin. Pwede po ba kayong makakapagbigay ang natutunan ninyo dun sa FFS? Ay... kahit po isa lang. Ang unang-unang natutunan namin doon ay yung paglalagay ng abono. Yung tamang paglalagay ng abono. Na dati po ay hindi ninyo... hindi namin nagagawa yun. Ano po ang masasabi ninyo dun sa training? Ay, magaling, maganda. Maganda talaga. Maliwanag naman nag-akukuha nyo nati-training sa amin. At naintindihan namin ng malinaw. Tingin po ninyo, yung mga kaalamang natutunan ninyo dun sa training ay makakatulong para mapataas ang ani at kita ninyo? Palagay ko. Sigurado.
Tingin po ninyo, alin ang mas maganda? Yung mga naituro sa inyo sa FFS o yung mga traditional mo nang ginagawa? Ay, dun sa itinurong bago ngayon sa mga FFS. Tingin po ninyo, ano yung kahalagahan ng mga bagong kaalaman sa pagsasaka? Ay, ang una-unang kahalagahan nga no, hindi natuto ako dun sa mga iniaral nilang tinuro na makakatulong ng higit. Ano po yung gusto ninyong sabihin para sa mga manunood? Meron po tayo mga manunood na kabataan, mga kagaya ninyong magsasaka. Sa aking mga katulad ko magsasaka, ay takiligin natin yung mga ipamuhay natin sa ating sarili ang ganyang kahalagahan ng pagsasaka. Sa mga kabataan po, meron po ba kayong gustong iparating sa kanila? Ay, para siguro, akin na yun. Like, kung sila may kakayanan ng magsasaka, tangkilikin din nila yung mga bagay na yun. So, pwede po bang imbitahan ninyo ang mga manunood na manood ng Palay Aralan? Siguro, pamalagyan tayong manood sa pinapangaral na yun para ating matutunan ng mabuti. Kung saktong dami lang ng Nitrueno ang gamitin. Ano pang hinihintay mo? I-download na ang LCC app. Para sa dagdag kaalaman sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang DA PhilRise Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Dumako na tayo sa ating Palay Aralan text promo. Para sa ating question of the day. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng paninilaw ng dahon, pagkabansot at pagbawas ng suwi ng palay. Laganap ito sa irrigated areas at mga lugar na hindi sabay-sabay ang pagtatanim. Ulitin ko po, ang sakit na ito ay nagdudulot ng paninilaw ng dahon, pagkabansot at pagbawas ng suwi ng palay. Laganap ito sa irrigated areas at mga lugar na hindi sabay-sabay ang pagtatanim. Yan, at para makasali, i-text lamang po ang buong pangalan, space, bayan, syudad, space, FB Live o partner radio station kung saan nakapakinig, space, ang inyong sagot. Ulitin po natin, just text lang po ang inyong buong pangalan, space, bayan o syudad, space, FB Live o partner radio station kung saan nakapakinig at space ang inyong sagot. At isend po ito sa ating SOA SRI hotline 0939-263-6974. 0939-263-6974. Abangan tuwing Lunes, alas 8 ng umaga sa Facebook page ng ATI Calabarzon ang tamang sagot sa ating question of the day at mga maswerteng mananalo ng 50 pesos worth of load. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay Aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating naging guro ngayong araw, si Ms. Abby Gallegos, Science Research Specialist 2 at Plant Pathologist mula sa DARCPC-4A. Yan, sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang mga karaniwang sakit ng palay. Huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook pages, ATI Calabarzon at Department of Agriculture Region 4A, Instagram account at ATI Calabarzon at website ati.da.gov.ph/ati-4a. I-follow nyo rin po kami or mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, ATI Calabarzon Agri Studio. Yan, at bago muli tayo magpaalam, batiin ko muna ang bago kong kasamaan dito sa RISE program, ang aming big boss, si Jimwell
Manalo at ang ating kasamahan dyan sa APCO, si Boss Kenneth at si Boss Moy. At ako muli, si Dom Samson from DARF04A. Binabati ko po ang aking kuya na nasa Abu Dhabi, si Kuya Aldrin. Ingat ka dyan palagi, kuya. And syempre, hangad natin ang kaligtasan ng lahat po ng mga kababayan nating OFWs na malayo po sa kanilang pamilya. Sa ngalan po ng aming Center Director, Ms. Marites Piamonte Cosico, ako po si Madel Haurique mula sa ATI Calabarzon. Maraming salamat sa iyong pagtuto, Kapalay School. Sumayin nyo ang programang Palayaralan, makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.